Remedies sa pwede mong gawin kapag masakit siya and... Yun na yung diniscuss natin kanina. Yun yung mga... I-rest mo siya, i-splint mo siya, i-exercise mo siya. Don't trigger the body, finger yun. Body splint. Body splint mo siya. After ng surgery, any medicine? Pain reliever, tsaka anesthesia. Ay, anesthesia. Antibiotics lang. Ay, antibiotics. Kailangan bang mag-undergo ng therapy yung ano, yung nag-undergo? Not necessarily. Well, move na lang. Hindi na necessary yung formal physical therapy, pero pwede naman. Ang kinukuryente. Hindi, no. Pero hindi siya very necessary kasi ang importante lang, igalaw mo na siya agad. Pag untreated, maliban dun sa hindi na normal yung movement niya, Doc Jack, can it cause any other diseases pain. Or any pain lang? Hindi naman siya magkakaroon ng bukol or whatever. Hindi naman. Hindi bukol, pero yun nga, limited. It's very debilitating. Kasi saka hindi mo madiretso. May ano ba yun? Meron parang redness in the area na parang, alam mo, mukhang sore na sore. No. Walang indication. Oh. Masakit lang talaga siya. Ang hirap din pag masipag eh, di ba? May tennis elbow. Totoo. Di ba no? Paano yun, Doc Ja? Eh, yun talaga yung trabaho mo to avoid this trigger finger. What are you going to do? Stretching dapat bago ka magtrabaho? Ganun. Eh, yun na nga. Kumbaga parang hindi mo dapat siya dire-diretsuhin na 10 oras na nagta-type ka. I-alternate ba dapat? Oo, i-rest mo, do other activities muna. Hindi naman kasi yun lang talaga yung gagawin mo, di ba? Naman. Kahit yung mga estudyante, di ba pag nagsusulat, madaming sinusulat. Yung mga bata dito, syempre, kahit konti pa lang nagre-reklamo. Sakit yung ano nila. Nakalyo pa nga ako noon. Sabi ko lang, rest and do like this. Para rest lang. Shake your hands, no? Kasi baka naman kasi yung mga gigil na gigil sa ballpen na pag sumulat yung buong mesa gumaganyan, umayon. Oo, na sobrang ano. Hindi, minsan sobrang. Kailangan turuan din sila mag-relax using pen. Kasi yung muscles na sa strain talaga. Mm-hmm. So it's really with the use. Alam mo, napansin ko yan kasi like yung when I was starting resident, you don't know how to handle the instruments. Gigil na gigil ka. But after a while, I realized mas nakakapagod siya eh. So it really has to be that technique. yung paggawa mo, yung technique ng posture mo, yung paghawak. Ako sa chopsticks, hindi mo ko maasahan. I really can't do it with the chopsticks. Marami sa TikTok na ano dyan, kung paano gumamit ng chopsticks. Mabilis lang yun. No? Pag magta-train ka ng kids, di ba merong nilalagay? May goma, may papel. Para masali ka. Tuturuan ko yan si Erica. Turuan mo nga, grabe. 30 na. Pwede mo kong padalhan. Ayan, 30 na. Tinatandaan ko na hindi pa rin ako marunong gumamit ng chopstick. But I have my own method. May tatawid naman. Nakakain pa naman. Tinutusok niya. May spoon. Kinagawang barbecue stick. May kamay naman daw. Kaya pa pumunta tayo sa mga lugar na ano, handang-handa yung armas natin na spoon and fork. May dalang spoon and fork. Ako kahit ano. Eh, wag lang soup, syempre. Eh, of course. What about yung mga ano naman, pagod, kakagamit nung kanilang mga daliri, tapos nagugas ng kamay, can it cause trigger finger, myth or fact? No. Okay. Myth. Ayan. Nakalimutan, kung may question pa ako, mamaya na lang na. Eh mo yan. Oo, to follow. Yung mama dati nagkaganyan eh. Lagi ko nga itong naririnig eh, pero ngayon lang ako naliwanagan ano yung cause. Akala ko nung una, there's something that's triggering the finger, pero ngayon alam ko na meron pala sa ating mga, you know, practices. Ayun, Doc Ja, trauma, pwede? Trauma, nahampas, na whatever, nakulugan, yung kamay, ganun. It may actually, I would say, trigger the inflammation, pero kung hindi naman siya masusundan ng repetitive na ano, kasi mabilis naman mawala yung infection with the inflammation with the trauma eh. Mm-mm. Pero kasi kung na-trigger mo na trauma tapos yung activity mo parang nasundan siya nung repetitive na activity, 'di ba? So pwedeng yan ma-trigger. Or pwedeng mag-incite rather. Pero kung trauma lang tapos wala namang kasunod. Sa mga patients mo, ano mas marami dito? Mas bata or mas medyo may edad? I would say mga working age group. All right.
Ah, okay. Ngayon, okay. Alam na natin, ha? Kung so, bakit yung siya pinahawag na trigger finger. Sabi mo kanina, nag-uumpisa sa pain muna, no? Mm-hmm. It isn't necessarily na meron agad na hindi makilos. Mm-hmm. Iba pain, painful pa lang. Si Angel, may question. Ano ang question niya? Can toes be triggered? Nakikinig ba to? Can Janice and be triggered daw? Oo. Ay, naku, syempre. Madali. Mabilis. I know where fingers be triggered. Doon pa ba ako kilala? 10 years na. Uy, grabe. Alam niyo, malapit. Alam mo, na-realize ko na isang araw, magte-10 years na tayo dito. Isang dekada na pala. 11 years na ako dito sa iyo. Eh, nauna ka. Oo. Kami magte-10 years. Alam na natin kung ano ang nagtitrigger. Oh, tama, Angel. Huwag niyo simulan. Don't me. Hindi na nga yan. Natitrigger kayo naman. Oh. I try. Bait na yan. Bait na ganda pa. Di ba? Next! Ano kailangan mo? Kanina pa kayo ah. Napapansin ko ngayong araw na to ah. May kailangan. May kailangan. Dalawang to may kailangan sa akin. Ang bobola. So, hindi to namamana kasi. Ah, hindi siya namamana. Oo. So, it's really. Sagawain talaga. It's more overused. So, minsan tama talaga kayo. Minsan yung mga sobrang sipag. Masipag din talaga. Mga teachers. May problema din yan eh. Yung mga. Ibaling tamad. Hindi naman, pagod, walang trigger finger. Di baling tamad, wala na masakit ng katawan. Uy, hindi rin ah. Yung mga palagi nakahiga, back pain ang complain ng mga yan. Totoo. Uy, nakapagod sa pet, no? Lagi lang nakaupo. Nakakapagod din magpahinga. Dapat yung mga tamad, galaw-galaw din. Ba't ako hindi nakapagod magpahinga? Gusto ko yun. Hindi ka naman palaging nakapahinga. Yung bang akalain mo, 5 taon ng walang trabaho, 5 taon ng nakapagod. Kung tatamad-tamad naman, pwede naman gumalaw. Basta lang maigalaw kasi baka mamayon ako, hindi ka na maigalaw. Baka ma-stroke daw, di ba? Gumalaw ka ba? Galaw-galaw. Oo, sa bata, pwede ba itong mangyari sa bata, Doc Ja? Rare. Pero rare. Meron yung tinatawag kaming congenital trigger finger. Pinanganak silang meron. Talaga? Bakit? Meron. Ano yung mama? Ganun sila. Nung... Sorry. Yung makapal yung sheath. Yung... Pero ano, sa development, parang, no? Lang. Highly unlikely ba yun mangyari? Na, rare. Hindi ganun ka-common. Hindi man rare, pero hindi siya non-rare. Pero it happens. Ano yun? Paano pag sa bata, Doc Ja? Kung lalo na kung hindi talaga niya magalaw. Kasi usually, yung sa mga bata. Nire-release. Nire-release. Kawawa.